Hi guys! Magandang gabi at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga guys, dito sa ZNB Exotics, napakarami na nating nakita mga exotic animals katulad ng mga reptiles, mga birds, amphibians, pati mga exotic mammals. So napakarami na nito at karamihan dito guys, malalaki. So katulad ng mga tortoise, mga macaw, mga African bullfrog, so mga tigers and civet cats. So lahat sila guys sobrang lalaki. Pero guys, meron din mga sobrang liit na mga exotic pets. Tingnan natin kung ano-ano sila at paano sila inaalagaan. So tara guys! So mga guys, ang madalas gumagamit din ng maliliit na exotic pets na ito ay tinatawag ng mga terrarium keepers. Katulad nito, ito ang mga terrariums natin or tinatawag kong ZNB Terra. Sobrang saya maging isang terrarium keeper. Meron kang laya na kahit anong ilagay mo ay pwede. Kahit anong gusto mo, basta masaya ka. So guys, ito yung mga terrariums natin. So pag sinabing terrariums, ito ay enclosure na meron sariling ecosystem. So sustainable sila, na mabubuhay nila yung sarili nila, at pati yung kanilang mga creatures or living organisms dun sa enclosure na yon. So guys, dahil bago pa lang yung terrariums natin, may pagkakamali akong ginawa. So kung makikita niyo yun guys, oh, merong mga molds dun sa kahoy. So ang kasalanan ko si guys, gumamit ako nito. Yan, gumamit ako ng fish food. Kasi sabi ko, baka walang makain yung mga isopods ko. Dahil bago pa nga lang tong terrariums natin, nilagyan ko siya ng mga ilang piraso. Kaya lang, wala pang one day, napansin ko sa mga fish food na inaamag na siya. So inalis ko agad. Tingin ko konti masyado yung mga isopods at springtails dito sa enclosure. So maglalagay tayo ng bago. So mga guys, ito yung ilalagay nating una. Ang tawag dito ay springtails. Ito yung maliliit na insekto na kumakain ng mga nabubulok para maiwasan nating mag-grow yung molds sa ating mga enclosure. So marami sila at napaka-effective nila guys. So ilagay na natin sa enclosure. So guys, ilagay na natin yung springtails. So una, ilagay ko lang muna yung isang portion ng uling or yung charcoal dito sa enclosure para makapag-transfer lang sila. So lahat sila lalagyan ko. So guys, isasarado ko muna para makalipat yung mga springtails. Tapos ilalagay natin yung susunod nating mga exotic pets. So may mga exotic pets pa tayong ilalagay. Ang next nating ilalagay ay mga isopods. So mas malaki siya ng konti sa mga springtails. Pero sobrang galing din nila mag-clean up, kumakain din sila ng mga decaying matters. So maglalagay na tayo ng unang isopod sa terrarium. So guys, itong mga isopods pala na to ay tawag dito ay powdered orange. Kung makikita nyo, kulay orange siya. At napakabilis nila magtago. Guys, bukod sa powdered orange na isopod, may mga ibang kulay din katulad nito. Ito naman yung tinatawag na powdered white. Napakaganda guys. So maglagay na rin tayo sa terrarium natin. Thank you.
Yung guys, makikita nyo, nag-start agad sila magtrabaho. So, kinakain na nila yung mga decaying materials, decaying leaves, pati yung mga molds. So, yung mga springtails, kumakain sila ng mga fungi, mga nabubulok na dahon, at kung ano-ano pa. So, magiging malinis tong terrarium natin. After ko ilagay yung mga isopods, may napansin ako dun sa isang terrarium natin. So, may naninirahan pang ibang creature pala. Ayun guys, oh. Isang gagambang maliit. Guys, dito sa terrarium natin, Cape Forgotten Light, nandito yung mga isopods nakatambay sa kanya. Tapos dito, makikita natin yung ilang mga springtails. Ayun. Guys, yung isang nakita kong isopod, nililinis niya na agad yung ano, yung tree natin na mayroong mga molds. So, ayun siya. So guys, kung nakita nyo yung tatlong isopods na to, naglilinis na agad sila. So ginagawa na nila agad yung mga trabaho nila. So tinatanggal nila yung mga decaying leaf or substance dito sa moss. At nakakatuwa. So guys, bilang isang terrarium keeper, nag-enjoy na ako dito. So pinapanood ko lang sila minsan ilang minuto or minsan umaabot pa ng oras. So nakakatuwa silang panoorin. Nakakatuwa panoorin ang nature kung paano ba gumagawa o paano gumagana. So, ito yung mga pinakamaliliit na organisms na naglilinis ng ating mga kapaligiran. So, nakakatuwa naman. Ito ang mga isopods, guys. Kita niyo isang isopod, nililinis niya na yung merong mold na kahoy. So napaka-efficient talaga nila at napakasipag magtrabaho. So mga guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa episode na ito. At sana napakita ko kung gaano ka-importante kahit ang pinakamaliit na hayop sa ecosystem. So ang mga isopod at springtails ang pinakamaliliit, pero sila ang nakatoka para linisin ang mga naiwan ng malalaking hayop or halaman. So, kung makikita nyo ibang mga isopods, nagkatrabaho pa rin sila at kumakain ng mga nabubulok at mga fungi at kung ano-ano pa. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. Paalam!